din anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man lang panahon, mananatili paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman ang suliranin. Lahat ay akin kakayanin Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na magulang at kapatid, Luzon, Visayas, and Mindanao. Narito po muli tayo sa araw o gabi ng Friday upang tayo po'y bumabad sa presensya ng Panginoon. At bago po yon, ay hayaan po ninyong basahin ko sa atin ang Exodus chapter 33, verses 12-16. Sabi po rito ni Moses, kinakausap niya ang ating Panginoon. Sabi niya, Moses said to the Lord, "You have been telling me, take these people up to the promised land. But you haven't told me whom you will send with me. You call me by name and tell me I have found favor with you. Please, if this
please, if this is really so, show me your intention so I will understand you more fully and do exactly what you want me to do. Besides, don't forget that this nation is your very own people. Verse 14, and the Lord replied, I will personally go with you. Sabi ni Lord kay Moses, I will give you rest. Everything will be fine for you. Then Moses said, if you don't go with us personally, don't let us move a step from this place. If you don't go with us, how will anyone ever know that your people and I have found favor with you? How else will they know we are special and distinct from all other people on the earth? Makapatid, mga magulang, sa atin pong nabasa, makikita po natin dito na si Moses po ay pinili ng Diyos para pangunahan ng mga Israelita during the time in the Old Testament upang dalhin ang mga Israelita sa Promised Land. Pero nung sila po ay naglalakbay na, sinabi niya nga sa Panginoon, Lord, sinabi mo sa akin na dalhin ko ang mga taong ito sa lupang pangako. Pero hindi mo sinabi sa akin kung sino ang makakasama ko. Kaya nga sabi niya, tinawag mo ako sa aking pangalan at ako'y nakasumpong ng lingap mo. Nakikiusap ako, sabi niya, na ipakita mo sa akin, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang dapat kong gawin sapagkat pag hindi mo ko sinamahan dito, ano na lamang sasabihin ng mga tao? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, I will personally go with you. My presence shall go with you and I will give you rest. At sabi ni Moses sa kanya, Lord, kung hindi mo rin lang kami sasamahan, huwag mo na kaming alisin sa lugar na ito. Mga kapatid, mga magulang, dito makikita natin how the presence of God is important in the life of Moses. Kung gaano kahalaga ang presensya ng Diyos sa buhay ni Moses, na sa tuwing siya'y maglalakbay, sa tuwing siya ay aalis, ayaw niya na siya'y maglalakbay na hindi niya kasama ang Diyos, na hindi niya kasama ang presence ng Panginoon. Dahil kapag siya'y naglakbay na hindi niya kasama ang presensya ng Diyos, alam niyang may kapahamakan, alam niyang may trouble, alam niyang may paggapi ng kalaban. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanya nang siya'y mangusap, sumagot ang Diyos, I will go with you, my presence will go with you. I am personally go with you, ang sabi ng Panginoon sa kanya. At doon napatunayan ni Moses na talagang sasamahan siya ng Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, without the presence of God, ay wala po tayong magagawa. Ang mundo ngayon ay pasama ng pasama ayon sa Revelation, sa Book of Revelation, na sa huling araw ang mundo ay sasama ng sasama. Pero ang mga anak ng Diyos na nauuwaw at naghahangad sa kanyang presensya, katulad ni Moses, na sa ating pamumuhay at paglalakbay sa mundong ito kapag kasama natin ang Diyos, hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot. Kung may mga Kristiyanong puno ng takot ang puso at pag-alala, yon ay kulang ng tiwala sa Diyos, kulang ng pananampalataya sa Diyos, mababaw ang pagkakakapit sa salita ng Diyos. Kaya konting uga lamang at pagsubok at problema, wala na ang salita ng Diyos sa puso. Gaano kahalaga ang presensya ng Diyos kay Moses? Number one, Moses had peace with God. Ganong kahalaga ang presensya ng Panginoon kay Moses? Sa presensya ng Diyos, meron siyang kapayapaan. Kaya ang sabi ni Lord, I will give you rest. Bibigyan kita ng kapanatagan, ng kapahingahan. In me, you have peace, sabi ng Panginoon sa kanya. Huwag ka mag-alala, I will go with you, my presence will go with you. Kaya nga alam ni Moses na kapag nakasama niya ang Diyos at tuwing maglalakbay siya, meron siyang kapayapaan. Meron siyang peace, kabuuan, completeness, shalom sa kanyang buhay. Kaya po ako, kay every time na saan man ako dali ng Panginoon, kahit ako nag-iisa, alam kong kasama ko ang Diyos at kasama ko ang kanyang presensya. Hindi ako iniiwanan ng Panginoon sapagkat mahirap po maglakbay saan ka man dumako kapag hindi mo kasama ang Diyos. Ang kaaway ay makakapasok. Kaya ganito kahalaga ang presensya ng Diyos kay Moses. Pangalawa, Moses have assurance of protection.
Si Moses, meron siyang katiyakan ng protection ng Panginoon. Meron siyang kasiguraduhan na ang pag-iingat ng Diyos, ang divine covering and favor of God is with him. Kaya nga, kapag tayo po'y tunay na nagtitiwala at nananalig sa Diyos, saan man tayo dumako, meron tayong assurance na kasama natin ang Diyos. Pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Kaya si Moses, panatag ang loob niya, may assurance siya na ang protection ng Panginoon ay nasa kanya. Kaya nga nung naglalakbay na ang mga Israelita, matapos silang palayan ng mga Egyptian people ni King Pharaoh para pumunta na sa Promised Land, nagbago isip ng King Pharaoh, hinabol sila ng mga soldiers, ng mga nakakarwahe. Kaya nung sila'y malapit na sa dagat na pula, kung araw sa kanilang paglalakbay, sinasamahan sila ng Diyos ng haliging ulap. Kung araw, dahil napakainip, merong pillars of clouds para maliliman po sila ang presensya ng Diyos naroon sa kanilang paglalakbay. At kung gabi naman, dahil malamig, nandun ang walls of fire para mainitan sila dahil sa sobrang lamig. Kaya nga, alam ni Moses na sa paglalakbay niya at nakasama niya ang Diyos, meron siyang assurance. Pangatlo, Moses have victory in every battle. Ganito kahalaga ang presensya ng Diyos kay Moses na sa bawat laban niya, sa paglalakbay niya, meron siyang tagumpay dahil kasama niya ang Diyos. Makapatid, kapag tayo po sa ating pamumuhay sa mundong ito, kapag kasama natin ang presensya ng Diyos at lagi natin siyang nararanasan, meron tayong tagumpay. In the presence of God, there is victory. In the presence of God, there is power. In the presence of God, there is love. There is joy. There is peace. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord! Yes, Holy Spirit! Hallelujah! Come with us tonight. Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Karabayanda, ralabayanda. Yes, Holy Spirit! We need your empowerment. We need your anointing, we need your presence, Lord. Touch your people. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Sing it again. Come, Holy Spirit, fall on me now. Anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me close. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares.
place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Send your power, send your glory, send your presence. Lord, we are hungry for your presence. We are hungry for your presence. We are thirsty for your presence, Lord. Oh, we love to be in your presence, oh God. We love to be in your presence, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on and tap your voice and say, oh.
Thank you.
presence with singing. Come into your presence with praise. And sing again with thankful heart. We are going to celebrate. All of heaven's ring is a power, it's all is worth. Glory will shout, so we shout hallelujah. Built into you, mighty Lord of praise. You deserve the highest praise. We can't get no more. But we give you our praise. That's what you came here for. Daily in your presence.
just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I want to be where you are. Presence, feasting at your table and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be. Sing, I just want to. I just want to be. Your glory.
glory of your kissing. Let us become, let us be more and more aware of your presence. Let us experience the glory of your kissing. Let us become, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of once again, your goodness. Let us become, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Wherever you are, yes, inalalakas ng Diyos ang mga nanghihirang espiritu. Inalalakas ng Diyos ang iyong espiritu. Oh, just feel the power of God. Just feel the presence of God wherever you are. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Let your glory, Lord, fill us tonight. Let your presence, Lord. Oh, yes. Let me minister ang Holy Spirit. Let me minister ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa, saan man kayo naroon. Just feel, feel the glory of God. Feel the presence of God. Oh, ralayan na kabababayate. Holy Spirit, fill us, build us tonight. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more, yes, Lord. Set a fire, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want, yes, set a fire, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. I want more. I want more, I want more, I want more, I want more, Lord, to glory it out. I want more, I want more, yes, Lord. I want more, I want more, I want more, Lord, to glory it out. No place, no place I would rather be. I would rather be, no place I would rather be, here in your love, here in your
love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Cause here in your love, here in set a fire. Set a fire down in my soul. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Fire, Lord, to be left tonight, Lord. I want more, yes, Lord. I want more. Set a fire. Set a fire. Oh, let the fire of the Holy Ghost fill you tonight. Hallelujah. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. I want more, yes, Lord. We want more of you, Lord. More of you. Pour it out. I want more. 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 Pour it out. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Cause here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Cause here in your love, in no place. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. Oh, yes, oh Lord. Oh, let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the presence of God fill us tonight. Oh, in your presence, Lord. Hallelujah, there is liberty. In your presence, there is freedom. In your presence there is victory. In your presence there is healing. In your presence there is deliverance. In your presence there is power. In your presence there is strength. In your presence there is strength. There is peace, there is rest, Lord, there is victory. Oh, hallelujah, hallelujah. Your presence, Lord, is in heaven to us. Your presence, Lord, is in heaven to us, oh God. Yes, oh Lord. Yes, Lord. Presence is heaven.
Salamat po. Muli mo kaming sinamahan ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, damang-dama namin ang kalapitan, ang pagbabahan ng iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangako mo. Tulad ni Moses, he will not let go, Lord. Hindi siya alis sa lugar na kung saan naroon siya. Hindi siya maglalakbay kapag hindi mo siya sinamahan. Lord, salamat po, Diyos, sapagkat sinasamahan mo kami. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Lord, sa kapanatagan ng kalooban. Salamat sa kapayapaan.
Salamat sa katiyakan ng iyong proteksyon sa aming mga buhay. Lord, we will not fear because God is with us. Pangako mo, Panginoon, sa Isaiah 41:10, fear not nor be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my victorious right hand. Lord, we stand on your word, your promises. You will never leave us nor forsake us. Ikaw ang nagsabi sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in you. You knoweth them, Lord, kilala mo silang nagtitiwala sa iyo. Kilala mo rin silang nag-aalilangan at may takot sa iyo. May takot sa mundo. May takot sa nangyayari. Lord, salamat. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ang taong tunay na naghahangad ng pagkupkop ng iyong kapangyarihan at lilim ng iyong kaluwalhatian ay mananatili sa lalim ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat, salamat. Meron kaming mga salita mo na nagbibigay lakas at tatag sa amin. Your word is quick, alive, and powerful, sharper than any two-edged sword. Lord, salamat. Ang salita mo'y buhay at makapangyarihan. Tumatagos ito sa ikabuturan ng puso at buto ng tao. Natatahon ito ang iniisip ng tao, Panginoon. Salamat, Lord. Wala kaming ibang tinatayuan sa buhay na ito kundi ang iyong salita. Ang iyong mga pangako, Panginoon. Salamat, salamat. Hindi mo kami iniiwanan. Kasama ka namin sa aming araw-araw na buhay at maging sa oras ng aming pananambahan sa iyo. Lord, salamat. Pinagpala mo na ang bawat sumubaybay sa live streaming na ito. Lord, kilala mo po silang lahat ang iyong mga anak. Maging sa iba-ibang church, sa buong Luzon, Visayas, sa Mindanao, maging sa ibang bansa. Salamat, Lord. Sa kalayaan, sa katagumpayan, sa kalakasan. Lord, salamat. Salamat. Itinataas ka lamang namin, Panginoong Sus, at wala ng iba pa. Jesus, be lifted up all over the world. Jesus, be exalted. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Yes, Lord. Receive all the praises. Receive all the honor, the glory. Father God in heaven, in Jesus' mighty, mighty name. Amen, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. To God be the glory. Mga kapatid, thank God sapagkat sinamahan tayo ng Diyos. I believe in my heart, nag-minister po ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Saan man po kayo naroon, ay inabot tayo ng presensya ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung sinong nauuhaw sa kanyang presensya at naghahangad ng kanyang pagkilos. Dahil without the presence of God, magiging inutil at walang kabuluhan ang ating mga ginagawang ito. But thanks be to God, kasama natin ang Holy Spirit. We always acknowledge the presence of God in our lives. So to God be the glory. Magkita-kita po tayo muli sa Sunday, first Sunday of the month of August. At ayon po sa ating gobyerno, 10% lamang po. Kaya alas 9 po na umaga, eksakto, mag-start po tayo dito sa ating church ng ating Sunday worship. At meron po tayong Holy Communion, yung mga nasa bahay, mag-ready po kayo ng juice and bread para makasabay po kayo sa ating Holy Communion. God bless you all. Amen. Amen.
Subukin man ang panahon, mananatilis sa'yo, Panginoon. Walang alin lang ang malilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Susuko at pinito, patuloy lamang sa iyo. Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkod. Susundin anuman ang susundin.